Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mala Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kaninuman bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ng kasalanan, at ang bunga nito ay kamatayan o mga alipin ng Diyos at ang bunga nito ay pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na ng katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulunan ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa ngalan ng may kapal, tayo ay tinutungulungan. Maaaring kami noon natangay na niyong agos, naanod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, noon nalunod nga kaming lubos, tayo ay magpasalamat
ang poon ay papurihan pagkat tayo iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan na may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nati, ibong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. At si tayo po lahat. Laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kaniyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kaniyang Panginoon sa sambahayang nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kaniyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kaniyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaaalam ng kalooban ng kaniyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kaniyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng maaga na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay
ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Magandang umaga po sa lahat. Ito ang sentro ng mensahe ng Ebanghelyo. Be prepared. Dahil tunay na hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Mayroon pong second coming. Mayroong muling pagbabalik o muling pagdating ng Panginoon upang husgahan ang lahat ng nabubuhay at lahat ng namatay. Ang talinhagang ating narinig sa Ebanghelyo ay aral upang ating maunawaan kung anong klaseng paghahanda ang dapat nating ginagawa. Paghahandang totoong-totoo at paghahandang may kalakip na pag-asa na sana ang Diyos ay magbalik na. Ito ay paghahandang dapat ay nasa puso ng lahat. Dapat ay ginagawa ng lahat. Dahil sooner or later, darating ang ating hinihintay. Habang hinihintay natin ang pagbabalik at ang kaniyang paghaharing muli dito sa mundo, tayo naman ay binibigyan ng pagkakataon na ang Diyos ay dumarating araw-araw sa ating buhay. Kung tayo ay tapat na alipin, kung tayo ay tunay na alipin, hindi na natin kailangang tumingin sa dulo o sa katapusan kung hindi titingin tayo sa ngayon pa lang. Tawag natin dito, here and now. Unawain natin na ang Diyos ay dumarating sa araw-araw ng ating buhay. Dahil kung ang ating kaisipan at ang puso ay nakatuon sa malayo at hindi pa nating alam na mangyayari, nawawala ng saysay ang paghahandang ating ginagawa. Upang tayo ay maging matawag na alipin na siyang tumutupad ng kaniyang mga dapat gawin na sinabi sa atin, ngayon pa lang tanggapin natin na ang Diyos ay dumarating sa atin sa araw-araw. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kaniyang mga banal na salita. Ang Ebanghelyo, ang mga pagbasa, katulad ng narinig natin sa unang pagbasa, tayo ay inihahanda sa katuturan ng kamatayan, sa katuturan ng pagliligtas, na sa pagdating ng Diyos, tayo ay malinis at tumutupad sa kaniyang utos. Bukod sa kaniyang pagdating, sa mga salitang ating binabasa sa araw-araw, ang Diyos din ay dumarating sa banal na Eukaristiya na nagiging baon natin sa paglalakbay patungo sa kaniyang kaharian. Ang Diyos din ay nagsasalita sa iba't ibang karanasan na meron tayo sa araw-araw. Minsan, nakakalimutan natin na ang Diyos pala ay dumaan na, pero hindi natin napansin dahil tayo ay nakafocus sa sarili nating intensyon. Hayaan nating ang Diyos ay makapasok
sa ating puso sa araw-araw. Hayaan nating ang kaniyang pag-ibig at awa, ang kaniyang sakripisyong ibinigay sa krus, ang siyang magbigay ng mas malawak na daan upang tayo'y makalakad patungo sa kaniyang kaharian. Dahil ito naman ang gusto niya, ito naman ang gusto ng Diyos, na ang lahat ng naniniwala sa kaniya ay makasama niya sa kaniyang pagbabalik. Dahil ito ang kaniyang pangako. Dahil siya ay maghahanda ng titirhan ng lahat ng naniniwala sa kaniya. Subalit bago natin makamit ang pangakong iyan, titinang ng Diyos ang pagsunod sa kaniyang mga salita. Kaya nga po doon sa dulo ng Ebanghelyo, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. Kung marami ang ibinigay sa iyo ng Diyos, hahanapin niya yung maraming yan dahil ito ay biyaya ng galing sa Kanya. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Maniningil ang Diyos. Kung binigyan kanya ng buhay, kailangan ang buhay na ibinigay sa iyo ay iyong pagyayamanin. Kung binigyan kanya ng malinis na kaluluwa, ang malinis na kaluluwang yan ang kanyang ine-expect sa kaniyang pagdarating. Kung binigyan ka ng pag-ibig, ang pag-ibig na yan ang hahanapin niya kung papaano mo ginamit sa kapwa ang ibinigay niyang biyayang buhay ng pag-ibig na iyan. Kung binigyan ka ng maraming kaibigan, hahanapin ng Diyos, sapagkat ang grasyang ibinigay ng Diyos ay dapat nagmumultiply, ang biyayang kaniyang ibinibigay ay dapat lalong dumarami. Dahil ito talaga ang kailangang ibahagi ng tao, ang biyaya ng pag-ibig, ang biyaya ng pagpapatawad sa kasalanan ng iba, at ang biyaya ng pagbabalik loob at biyaya ng pagiging aba sa kaniyang paningin. Kaya po tayo ay isinilang na ang ating kamay ay nakabukas. Dahan-dahan, habang tayo'y nagkakaroon ng malay, unti-unti nating ibinubukas ang kamay bilang simbolo ng pagsuko, pagbibigay, at pagyakap sa iba. Huwag nating hayaan na ang hindi pagiging bukas sa kalooban ng Diyos ang siyang magiging sagabal upang tayo'y isama ni Jesus ang ating poong Nazareno sa kaniyang kaharian. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalig tayo sa Diyos amang inilalahad natin sa Kaniyang ating mga pangangailangan at mga pagkabalisa sa buhay. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pandaigdigang kaganapan. Manalangin tayo. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno, naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain
hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga kabataan, naway maging matiyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig. Manalangin tayo. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa iyong karunungan, nalalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang hayaang maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating, sanhi ng aming pinagkakaabalahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Upo ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa igapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ang katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Dominus, Beatus Vir.
Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at magkakakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, iwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Banda Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka na. At kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,